Yung po mga pangyayari dyan sa Senado ay atin din pong tinututukan sa impeachment trial. Kahapon po, pang ilan na ba yun? Pang 29 na araw na ng pag-araw ng paglilitis. Yung po mga illegal na yaman daw ni Chief Justice Renato Corona ay uungkatin ng prosecution sa tinatawag na rebuttal. Weng Salvacion sa balita. Weng, magandang umaga, Weng! Magandang umaga, Melo. Maaari mo nang buksa ang prosecution panel ang pag-ungkat sa money, irrigate and wealth ni Chief Justice Renato Corona sa oras na umpisa nila ang rebuttal sa impeachment trial. Ito ay dahil na presenta na ang depensa ng mga dokumento na nagalayong patunayan ng illegal na kita si Corona para makabili ng maraming ari-arian. Sinabi ni Aurora Congressman Juan Edgardo Angara na maituturing itong strategic error sa panig ng depensa dahil hindi naman pinayagan na ng impeachment court ang paragraph 2.4 ng Article 2 na complaint kaugnay ng umano'y irrigate and wealth ng punong mahistrado. Ayon kay Angara, malinaw na ang binta kay Corona sa Article 2 ay hindi pagsasapubliko ng SALM at hindi pagdedeklara ng maraming ari-arian dito, pero hindi ito ang kinukontra sa presentasyon ng depensa. Dahil sa pagpresenta ng mga ebidensya sa maraming kita ni Corona, lalo lang daw naridiin ito ng depensa dahil mas nalalantad na marami itong hindi deklarado sa kanyang SALM. Ayon naman kay Marikina Congressman Miro Kimbo, nakikita nilang ang target ng presentasyon ng depensa ngayon ay burahin ang negatibong impresyon ng publiko na may illegal na yaman si Corona at hindi ang kumbinsihin ang korte na not guilty ito. Okay. Weng, ibig sabihin na magtutuloy sila tungkol dyan sa bagay na yan. Ngayong araw na ito, no? Oo, day 30, pero ang mangyayari may presentasyon pa ang defense at yung rebuttal, medyo matagal-tagal pa yun. Hindi pa natin matapos ang presentation ng defense. Maraming mga iba-ibang ano. Pero mas interesado ako doon sa nawawala. May nawawala. May nawawalang papel. Paano nangyari nawawala yung dokumento ng ano, ng defense? Yung dokumento pong nawawala, yung handwritten acknowledgement. Anong importansya nun doon sa depensa? Kasi ito yung nagpapatunay na talagang hindi kay Mrs. Corona yung 3 o 7 lupain sa Marikina na ibenta niya kay Ginoong Demetrio Vicente, na second cousin ni Chief Justice Renato Corona. Na ibig sabihin, sinasabi doon sa sulat na hinihiram niya lamang yung titulo ng lupa mula kay Mr. Vicente. Okay. Na nakabili ng lupain. Ganun kahalaga yun. At saka yung isang dokumento mula kay, para doon sa nabiling lupain, mula kay Miriam Corona, Rocco. So, nagpapatunay na nabili talaga itong lupain nitong si Ginoong Vicente. So, hindi naman sinasadya nung, sino ba, umami na ba ang prosecution na sa kanila? Ang sinasabi nila, hinahanap nila. Mismo si Senate President Juan Ponce Arellano sabi na nakita ko na inabot sa iyo mga dokumentong ito. Okay. Ang sinasabi naman ni Attorney Justiniano na baka hindi niya alam kung kasama yun doon sa mga documents na naibigay sa kanilang depensa ng isang araw. Ngayon, ang sinasabi naman ni Congresswoman Agabas, titingnan niya pa doon sa kanyang kotse na isa kasi ibang kotse yung ginamit niya daw kahapon. Hirap na maraming kotse, no? Ngayon, yung dokumento daw kasi na isa kayo doon sa isa niyang kotse na ginamit noong isang araw. Kung nandoon. Titingnan pa yun kung nandoon. Bakit naman basta na lang, ganun ba talaga basta ibinibigay mo yung dokumento nang di mo pinare-receive? Kasi sanay tayo kasi doon naghihiraman sa ano eh, pag nagmarka ka, diba? So pahiramin mo yung kabila para ma-note nila. Ang problema hindi na ibalik. Bakit yung isang kopya ba yun? Normally isa. Minsan may Xerox copy, kaya yung pagkakataong yun, yung hawak mismo ng depensa ang naibigay sa kanila. Ay? Oo. Wala man lang duplicate copy? Oo, wala eh. Hindi na ibalik nito si Justiniano. Ganun ba yung mga abogado? Oo. Magagaling pa naman sila. Oo nga. Pero hindi sila, ang tawag doon sa atin na Weng, hindi sila, hindi maingat, hindi mahipid sa mga dokumento. Sa salitang palasak, burara. Burara, tama ka dun. Burara. Basta mo burara, ba ibibigay ng, di ba? Hindi ko, ikaw naman ang nanghiram. Alam mo na yan, ebidensya sa kaso ng kabila. Bakit mo naman di ingatan, hindi ba? Saka dapat, meron ka namang maraan, dami-dami mong, kasi katuro na abogado doon. So dapat meron nag-note na lang na, ito presented na defense. Pagka-document mo, ibalik mo na yung dokumento, hindi ba? Kaya tuloy ako nagdududa. Sa mga hukuman ba talaga nawawala ng mga dokumento, ng mga ebidensya?
Hindi dapat. Pero tandaan mo, Melo, na kahit sa lower court, di ba may nawawala pa nga ebidensya ng mga drugs. Oo. Diba? Nasa kaso din ng korte yon. Kaya nadidismiss ang mga kaso dahil hindi, nawawala ang mga ebidensya. Oo. Pero yung handwritten acknowledgement naman ni Mrs. Corona, mm-mm, ay noted na yon ng impeachment court sapagkat yun ay naipakita na rin ng isang araw nung nagkaroon ng trial. Oo, pero siyempre, kailangan, pag nag-formal offer sila ng evidence, mm-hmm, kailangan na, bukod sa nakalista yun, kailangan na submitted din yun sa korte para may patunan na yun ang ebidensya nila. Correct. Yan. Mm-hmm. So tingnan natin mamaya, day 30, magpapatuloy pa ang presentasyon ng depensa. Ang inyong kapuso, Rowena Salvacion, GMA sa Paradio Digital.